Dito sa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna, isang pamayanan sa dalampasigan ng Laguna de Bay, may ilang mga bagay na bumabagabag sa pamumuhay ng mga residente. Ang problema sa polusyon, dredging, at knife fish. Ako si Kadomen, tiga rito sa Bayog, sa baybay ng Laguna Lake. At ang hanap buhay ko ay isang mangingisda, misan, at nang misan naman nagtitinda kami dito sa tabi pagka walang mahuli, yun ang hanap buhay namin. May mga sideline pa naman akong hanap buhay, tulad dito sa pagtitinda ng isda, pagka hindi ako nakapanghuli. Isa rin akong welder, naggagawa din may mga nagpapagawa sa akin. Yun ang isang nakakatulong sa akin sa hanap buhay ko. At ang asawa ko naman, nagtatanim siya ng mga halaman, mga tropical na halaman. Nagtatanim siya. Yun naman yung isa din sa halang buhay namin na mamisa-misa, minadami, nabili sa amin ang halaman. Isa rin din yung isa nakakatulong sa amin sa paghahanap buhay namin. Ngayon, ang panghuli naman namin ng isda, mayroong araw na mahina, may araw na maganda ang aming panghuli. Pagka yung kalma, maganda ang panahon sa kakalaman kakalabas. Minsan, kalma nga, wala ka pa rin mahuli. Dahil maraming dahilan, ang kaya hindi tayo makapanghuli ng ganung isda lang kami, hindi makapanghuli ng ayos. Hindi malaman natin kung talagang wala na laman ng Laguna Lake o mahina ang laman ng Laguna Lake, kung napupulit talaga siya. Ang kauna-unahang kaya ang dahilan ng napupulit dyan, basura, pabrika, yan ang napupulit dyan. Yung mga basura, pabrika, yung mga waste ng pabrika dito tumatapon. At sa pangkauna-unahan, disiplina ng tao, pagtatapon ng basura. Kahit siya naman eh, yung pollution ay talagang nakaka-epekto yun eh. Kahit sa tao, kahit sa isda, sa mag-ano, talagang nakaka-epekto yan. Talagang tayo, wala na tayong magagawa dyan dahil ang tao na lamang magkakaroon ng dapat ng disiplina. Tagal na ako dito, 35 years na ako. Hindi ka mukha noon. Kasi nung bago pa lang ako dito, nakakapaglaba kami dyan sa tabi. Pag yung summer ba, hindi maalong ganyan. Pero ngayon hindi. Ang tubig niya, hindi malinaw. Nung bago pa lang kasi ako dito, okay ang kita namin kasi kung mga hindi masyadong kung ano pa ang tubig, marami kaming nahuhuli, kumikita kami ng sapat. Eh ngayon, hindi na. Dahil hindi na safe ang tubig sa dagat. Kahit madumi na yung lawa, hindi naman nakaka-apekto sa kalusugan ng tao. Wala pa kaming nalalaman na dahil kumain ng ganun eh, nagkasakit o kumain ng ganun eh, nagkaroon na ospital, gano'n, wala naman. Ay, naku, nung araw eh, kasi nga ako, may edad na. Talaga, minsan dito sa aming baryo, karamihan sa makuan, diyan umiigib, na iniinom, ano ba yung pinong-pinong buhangin, makikita mo doon gumagapang ang mga isda, ang gaganda. Ngayon, wala kang makikita. Pag ikaw eh, lumusong dito ngayon sa aming bayt, sa aming lawa, wala kang makikita, hindi mo makikita ang dulo ng kukumo. Pero nung araw, naku Diyos ko, ang ganda. Kitang-kita mo yung mga coral. Para ba yung pag pinatong mo ang paa mo sa tubig, eh, maliliit ang buhangin. Parang coral yung kuko. Kitang-kita mo namumuti. Ngayon, wala ka na makikita ngayon. Liligo po kami sa lawa. Bakit kayo naliligo sa lawa? Di naman po madamay. Madami po kami nakita nagtatapon ng basura. May nakita po kami umiihi dyan, tsaka po tumatao. Napakaraming problema natin dito sa Laguna de Bay. Unang-una ay yung pollution na doon ay sumisira ng ating lawa. At kasama na rin yung climate change, yung pagbabago ng panahon na nagiging dahilan ng malaking mga pagbaha. Hindi lamang dito sa atin sa Laguna de Bay, kundi sa buong mundo na siguro. Ang isang malaking problema namin dito sa Laguna de Bay, sa Lawa,
ay yung paghina ng panghuhuli ng mga isda na doon ay pinagkakakitaan ng mga tao dito sa Baybay Lawa. Na dati, pagka kami nagnanursery, ay 100% ang recovery namin. Pero sa ngayon, pag nakakuha kami ng 50%, ay mabuti na. Pollution ang isang malaking problema ng ating lawa. Yung walang habas na pagtatapon ng mga basura, ng mga toxic. At ganun din naman yung mga tao na doon pumuputol ng mga puno sa ating mga kabundukan na nagiging dahilan ng soil erosion at nagiging sanhi ng pagbabaw ng ating lawa. Kagaya nga ng ginagawa ng aming barangay sa pangunguna ng aming kapitan ni Cesar Moldes na nagiging pangunahin sa amin yung kalinisan at higit sa lahat ay yung pagkontrol ng pagtatapon ng basura lalo na ang mga plastic at iba pang mga dumi na doon eh, hindi nabubulok. Unang-una ngayon ay pinagbabawal na namin ang pagtatapon ng basura lalo na ang plastic at kami sa pamamalengke namin ay pinapayuhan ng bawat isa na magdala na ng kanilang mga basket o bag upang doon ay hindi na dumami pa ang plastic at may kaakibat na mga multa kaya doon ang mga tao ay talagang nagiging maingat na. Ngayon po, yung mga project ng gobyerno po sa atin ay ito po yung pagtatayo po ng mega dike. Tapos siguro po dito, bago maitayo siguro yung mega dike, alinman po sa dalawa, ay meron pa pong isang programa ang gobyerno na dredging. Kasi yung dredging po, yung po yung uhukay ho ng dagat para ho ito ay bumalik sa dati yung lalim at ganda nito at yun yung kanilang nakita na solusyon para maibalik sa dating ang lawa. At bali po ito ay may budget na yata po ito. Ang sabi po rito ay nagkakahalaga po ito ng 18.7 billion na magagamit po para sa dredging. Pagka nagawa po yan, hindi na po makikita ho ng mga tao ang lawa ho ng Laguna. Dahil ang mega dike pong sinasabi, hindi po yan butas na sinasabing may poste na katulad dun sa mga Maynila na isang poste lang, na dadaanan ng ano. Siya po buo, para po siyang riprap. Buo po siya. Kasi sa paliwanag nila, yun daw pong tubig na magagaling po sa taas, katulad sa Kailugan, ay hindi na po kailangan pang pumunta ho ng lawa ng Laguna. Ito po ay didiretso na po ng Ilog Pasig. Kasi po gagawa po sila ng isang estruktura na mula ho dun sa may baybay ng mega dike dito po sa bandang tabi, sa mula sa 12.5 na sukat nila, doon po magkakaroon ng isang mataas din pader. Ngayon, yung mula ho dun sa may 500 meters na yon hanggang dito sa tabi, yun po yung magsisilbing panibagong ilog na doon dadalo yung mga tubig na magagaling sa bundok, yung sa ilog, sa mga pamayanan, na hindi na kailangan kasi pumunta sa lawa ng Laguna. At dahil daw po yung lawa po ng Laguna ay gagawin, kukuhanan na lamang po yata na inumin ng Maynila. Dahil hindi po namin nagustuhan yung programa. Kasi kita namin yung epekto nito, maraming mamamayan yung parang mawawala ng hanap buhay. Winelga po yun ng Pharmacy kasi po malaking epekto kasi wala silang maipaliwanag na ano ba yung pwedeng maipamalit na hanap buhay kung sakali mang matuloy ho yung programa. Allowance daw na hindi naman daw sinasabing sahod, kundi siguro hindi natin alam kung magkano ang may bibigay sa bawat isang mangisda. Hindi natin alam kung sasapat din na kakain din ng mangisda sa loob ng isang buwan na yon. Para sa akin, ang dredging, okay lang. Ang dredging. Kasi, una sa lahat, mawawala yung lalalim ang dagat. Babalik sa dating normal na lalim. Tapos, ang ano ko lamang, kung magkakaroon ng dredging, dapat ang tao magkaroon din ng disiplina talaga. Ang number one lang naman talaga yung disiplina.
sa dredging, sabihin na natin dalawang taon, pabura ko doon. Na halimbawa titigil lang ano. Pero bibigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga tao sa loob ng dalawang taon. Balak nila, doon yung tatambak. Kaya hinuhukay nila yung LAWA, yung lahat ng mga ano nalang may pagdadalhan. Kasi mahirap mag-dredging nang walang istruktura. Ang tanong dyan, saan mo dadalhin? Ngayon, kundi talaga doon sa gagawin nilang talagang mega dike. Kasi kaya riprap yun, buo yun, walang ano talaga, walang pag-aanohan ng tubig. Kaya pag iginian nila yung lahat ng makukuha nilang mga putek, basura, doon talaga ang baksak noon. Malaking problema ngayon na bumabangon sa amin ang pagdami ng night fish dito sa LAWA ng Laguna. Dahilan sa ang night fish ay halos lahat ng klase ng isda kinakain nila basta kaya nilang lulunin. At ang isa pa rito, napakabilis dumami ng isdang ito. At hindi naman makain na kagaya ng isdang naririto dahilan sa yung kanyang katangian na sobrang napakatinik ng kanyang laman. Kaya mahirap kainin. Ayun, dalawang taon na akong nanguhuli ng knifefish, tapos ang karanasan ko sa panguhuli ng knifefish ay sa pante, sa ibabaw ng takip ng cage. Yun, doon siya nahuli. At napaka dedikado niya sa ayungin dahil nangahabol siya ng ayungin, hindi kami makahuli ng ayungin sa takip ng cage dahil gawa ng night fish. At ayun, meron siyang malaki, maliit, tapos ang klase ng night fish yung meron siyang bilog-bilog sa tagliran, malapad siya. So malambot yung pinakabalugbog niya sa ibaba. Itong nabibenta ang night fish dito, mga halagang 20 pesos per kilo, gano'n. So, binibenta rin naman nila ng 40 pesos din ang isang kilo. Pero gawa na yon. Hindi siya nakakatulong dahil gawa ng malakas siyang mangain ng mga similya ng katulad ng tilapia or ayungin. Baka may night fish na dala to. Nakakapurwisyo talaga siya. Sa actually, hindi naman sa sinasadyang mahuli namin ang night fish. So talagang naano siya sa pante, na nahuli siya sa pante, minsan sa takip ng cage, ayun. So dinadala na lang namin dito para mapera siya. Palagay ko, hindi na kayang anuhin ng yung dami ng night fish kasi napakadami niyang mga itlog. Uhuli kami ng lima, tapos ang itlog niya, libo-libo na. Ang hanap buhay namin noon, dati marami kami nahuli. Nasimula naman lumabas ang night fish. Wala na, humina na ang panghuli. Doon na sa night fish, wala ka na magagawa dyan. Andyan na yan. Hindi mo na kayang ubusin yan. Hanggang may isda sila nakakain dyan, hindi mo na maubos yan. Hindi na mawawala yan. Wala kang magagawang paraan na dyan. Maganda naman naging pamumuhay namin dito sa tabing dagat dahil dito nakakaroon ng mag-aasayso kahit papaano, nakakaangat kami. Ayan, yung kasi ang nangyayari sa atin, depende na ngayon sa panahon natin sa natin. Nasa sa'yo na yun kung sasapat sa'yo Kung ikaw may hinaan ng loob, wala mong nangyayari sa'yo. Kung sasabihin mo, hindi natin baga, kung sinabi mong wala na kikitaan dyan sa Laguna Lake, umisip mo ng paraan. Kung ano ang makakagaling sa'yo, kung ano ang makakano, para hindi bumago ang takbo ng buhay mo. Nananatili man ang problema sa polusyon, makapagbabago ng nakagawi ang pamumuhay, ang dredging, at hindi man maubos ang knife fish na itinuturing na salot sa LAWA. Para sa mga residente ng Barangay Bayog, mabuti pa rin naman ang kanilang pamumuhay. Simple at normal sa kasalukuyan.
padayon, 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 padayon.